Ako po si Ate Malu Santianis Cruz, isang PPCX Sikom member, PFC member, BEC core group member and organizing team leader, a Journey with God, Spirituality of Stewardship Coordinator or Balikhandog. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Na masaya at may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw, idinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Katulad din po ng mga apostol ni Jesus, sila po ay nagtuturo ng mabuting balita sa mga tao para sa kaligtasan ng lahat. Mapalad po tayo dahil ang misyon ni Jesus ay ipinagpatuloy ng kanyang mga apostol. Katulad din po natin, tayo rin po ay apostol ng Panginoon. Pwede rin po natin mapagpatuloy kung ano po ang nasimulan ng mga apostol ng Panginoon sa pagmimisyon. Dahil sila ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, nakatanggap po sila ng himala upang po pagsalusaluhan ang mga pinag-usapan nila yung kung ano po ang mabuting gawin nila sa ating mga kapwa na higit na nangangailangan. Dahil dito po, nagkatipon-tipon sila at nag-uusap, nagdarasal para po sa kanilang kagustuhan na makatulong. Ang mga apostol nagbenta ng kanilang mga ari-arian upang ipamahagi sa mga taong higit na nangangailangan. Sila po ay hindi nakalimot magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya na pinagkaloob ng Panginoon sa araw-araw. Sila po ay nagpupuri, nagpupugay sa Panginoon dahil hindi po sila pinababayaan ng Panginoon. Katulad din po natin, tayo din po, no? Nagdarasal, manalangin sa araw-araw upang po ang ating buhay ay palagi po nakakonek sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay sadyang hindi po nagpapabaya sa atin. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang misyon. Katulad po ni Jesus, binigyan po tayo ng karapatan na magkaroon ng misyon, iba't ibang pamamaraan. Ang misyon na ito po ay pinagkaloob po sa atin ng ating mga kaparian, yung stewardship, spirituality of stewardship or balikhandog, kung saan po dito ay magkakaroon po tayo ng mga tulong na galing po sa iba't ibang mga tao. Sabi nga po ng Panginoon, siya nga po ay nagbigay ng kanyang buhay sa ating lahat upang handugan din niya tayo ng biyaya at grasya. Tayo po, ano po ang ipagkakaloob natin sa Panginoon bilang balikhandog din sa Kanya. Bilang papasalamat po natin sa Panginoon, ito po ang biyaya ng mga tao na blessing sa kanilang buhay na ibinabalik din po natin niya sa kanila sa Panginoon. Katulad ng kanilang mga panahon, oras sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po dito, pwede rin po tayo maghandog ng financial support sa mga taong nangangailangan. Dahil po ipinagkatiwala sa atin yung balikhandog at ito po ay tuwing buwan, nagdo-donate po ang mga tao
At ito po ay napupunta sa ating parish fund at sa charity ng ating simbahan. Ang charity po ng ating simbahan ay siya po, dito po kinukuha yung tulong financial ng mga tao na higit nangangailangan. Na ito po ay kaloob ng mga tao sa Diyos dahil po sa papasalamat sa Panginoon. Kung ano po yung mga biyaya na kanilang natanggap, ito rin po ay ibabalik natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa ating mga kapwa. Bilang member din po ng Journey with God, ang ating mga gawain ay pagdadalaw ng mga may sakit sa iba't ibang community o sa iba't ibang area. Ano po ba ang ginagawa ng Journey with God sa mga taong may karamdaman at higit na nangangailangan? Dinadalaw po namin once a week, kasama po ang aming grupo, kasama din po yung ating mga kaparian o mga Siberian brothers or layman. Dito po hinahatid namin yung mabuting balita ng Panginoon at ipinahahayag namin sa kanila kung ano po ba ang kagustuhan at kaloob ng Panginoon sa atin. Ang mabuting balita po ay binabahagi namin sa bawat tahanan na lalo pa po na hindi mga nakaranas sa pagsisimba sa dahil sa kanilang makaramdaman, dahil po sila ay hindi makalakad, ang iba po ay nahirapan. Tayo po, ang Journey with God at ang aming grupo ay dumadalaw sa kanila. Ang higit po ang naranasan po namin dito, dahil po yung aming parokya ng St. Francis Xavier Parish ay napaloob po sa depressed area o marami po dito ang community na nasa laylayan. So ang ginagawa po dito ay tumutulong po ang ating simbahan sa kanilang pangangailangan, katulad po ng mga gamot, pagpapadoktor at iba pa pong pangangailangan, nagbibigay din po tayo ng ayuda. Ang higit po na nakaantig ng damdamin ay yung mga sharing po ng mga may sakit o mga kasama sa bahay na ang akala po nila nakalimutan na sila ng simbahan. Pero ang laking tuwa po nila nung kami ay dumadalaw dahil ang presensya daw po pala ng Diyos ay narito lang, nariyan lang sa kanila. Kami po instrumento lamang ng Panginoon para ibahagi ang kanyang mabuting balita, ihatid sa kanila, ihatid sa bawat tahanan, lalong-lalo na po no, sa mga hindi nakakapagsimba. So tinuturuan din po namin sila na manalig, manalangin, dahil may pag-asa pa po sila habang po sila'y nabubuhay. No, napakaganda po ng aming formation na ito dahil itinuturo dito yung kabutihan ng bawat tao, ang kabutihan na makatulong sa kapwa, anuman po ang abot ng makakaya ng aming simbahan at ng ating mga parishioner na handa ring tumulong. Meron po akong grupo na mga kasamahan. Kami po ay pumupunta sa iba't ibang area ng aming parokya. Ang iniisip ko lang, kasama lang ako sa kanila. Pero nakita ko po ang mga lugar na napakahina, ang kanilang pananampalataya. Ako po ay nagkusang bumalik sa kanila upang tulungan po sila para manumbalik ang kanilang kasiglahan ng pananampalataya. Sa tulong din po ng mga iba't ng EPC leaders doon, lalong-lalo na po sa Zone 6 na almost 1 year po na wala silang Bible sharing doon at ang kanilang EPC po ay naging matamlay. Ako po at ang grupo namin ay nagtiyaga po para puntahan sila linggo-linggo para kausapin, hikayatin na sumali po sa Bible sharing. Meron pa po akong natuklasan na area na niminsan hindi pa po namin that time nabibisita. Nung wala pa po ang pandemic, naglakas loob po kami na puntahan sila. May mga lugar po na ang hirap kumbinsihin. Ang hirap kausapin kung minsan po naranasan namin na kumausap kami sa leader doon sa lugar na yon, sabi oo, pinapaalam
inaalam din po namin sa kanila sa may mga bahay, kinakausap namin na by next week, magba-Bible sharing tayo. Ang sabi po nila, oo po ate. Pero pag naroon na po kami, ayan na po, sinarhan na kami ng pintuan. O kaya ay walang may sumasagot sa amin. So di ba po, hindi kami po ang pinagsarhan nila ng pintuan, kundi ang Panginoon. So dahil dito po, minsan nalulungkot din kami. Pero masaya at nakakatuwa din na may isang matanda nakatayo po sa kanyang gate. Tinanong ako, ano ang kailangan ninyo? Sabi ko po, magba-Bible sharing po kami, Lola. Halikayo, sabi niya sa amin. Kasama niya ang asawa niya na may sakit din at mahina at ang kanyang mga apo. Sabi niya, dito na lang kayo sa bahay. So natuwa kami dahil may isang nanay, may isang lula na gusto pala marinig yung mabuting balita at maunawaan. Dahil doon sa isang nanay na yon, unti-unti po siya rin nag-i-invite ng mga kapitbahay, tinulungan niya kami. Ang isa pang nakakatuwa po, kapag hindi po ako nakikita ng isang nanay na ito, nalulungkot po siya, hinahanap niya ako. So salamat sa Diyos, no, meron tumugon sa amin. Iba't ibang area po ang aming napupuntahan, iba't ibang pamumuhay ang aming nakakasalamuha. Katulad din po ni St. Francis Xavier, pumunta din po siya sa iba't ibang bansa, no, para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya dito, si St. Guido Maria Conforte ay naging idolo niya, si St. Francis Xavier. And then, si St. Guido Maria Conforte ay gustong-gusto niya po na magturo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gustong-gusto niya po, no, turuan ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga hindi Kristiyano, dahil gusto niya po ihatid din at ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. So tayo po dito bilang mga BEC family, BEC organizing and BEC core group, tayo din po may mga obligasyon para din po ipahatid sa bawat area o sa bawat pamilya ang ating mga nalalaman, ang ating talento. Ibahagi din po natin sa kanila dahil ang Panginoon, hindi naman po tayo pinababayaan. At dahil dito, sa aming pagba-Bible sharing, experience ko po, may isang nanay nagsabi na almost 3 years na po silang mahiduaan ng kanyang mga kapatid. Nung kami pumakyat sa kanyang bahay, parang ayaw niya kami tanggapin. Pero ipinapaliwanag namin ang pagba-Bible sharing dahil ang akala po nila, kapag nag-share sila, ay hindi maganda. Baka daw malaman namin yung kanilang mga magiging problema o magiging saloobin. Pero pinapaliwanag po namin, ang pagba-Bible sharing po natin, ang pagsisharing po, ay dito lamang po sa tahanan at kami naman po ay handang itago, i-keep yung kung ano po ang kanilang naramdaman. At sa aming pagre-reflect at sa aming pagbabahagi, naunawaan po ng isang nanay na ito pala yung mabuting balita ng Panginoon ay napakaganda, lalo po kung pakikinggan natin at isa puso at isa buhay. So one day, nung kami tuloy-tuloy sa pagba-Bible sharing, ang sabi po ng nanay, Malu, answer prayer po ako. Sabi ko, bakit po? Dahil yung problema ko ng 3 years na hindi ako makakatulog, namamayat na ako dahil sa samaan ng loob. One day, tumawag daw po ang kanyang mga kapatid, humingi ng tawad sa kanya. Di ba po, God is good? Dahil sa kanyang pakikinig ng mabuting balita, ang kanyang mga problema ay ang Panginoon na po ang kumilos. Kaya po tayo, mga kapatid, huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong manghina. Huwag po tayong mag-atubilin kapag po kami kumatok sa pagba-Bible sharing. Dahil po marami ang nakaranas ng magandang pakikinig nila, marami po ang karanasan nila na ang presensya po pala ng Panginoon ay nandito at hindi po sa malayo. Dahil tinanggap nila ang Panginoon, hindi po kami ang tinanggap nila ang Panginoon. At maraming salamat po sa mga
nakikinig ngayon, naway magkaroon po tayo ng aral dito sa ating mga naranasan sa buhay. Salamat po. God bless. Love you.